This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Po natin dito kay Super Ate, no, mga kaibigan. Ha? Nakalagay dyan sa ating thumbnail, no? Aimee, lantaran na ang paninira kay PBBM at mas hanga pa siya, no, mga kaibigan. Mas hanga pa siya ngayon kay digong nila, no, mga kaibigan. So paano po natin nasabi yan, ha? Nag-umpisa yan, mga kaibigan, dito po sa quote card ng
sa code card po ng SMNI ng mga kaibigan. Pakita natin yung code card, ha. Pakita natin yung code card. Dito sa pinaka just in ng SMNI ng mga kaibigan, ang sabi diyan, yan oh. No, basahin natin. Lakihan natin ng konti para makita ninyo. Yan. Laki na ba? Mobile man. Ayan mga kaibigan, no? Just in, sabi dito, mga malalaking proyekto sa infrastruktura isinantabi ng Marcos administration. Zero budget ang flagship infrastructure project ng DPWS sa General Appropriation Act or GAA ayon kay Senadora Amy Marcos. And maliban dyan mga kaibigan, ano, panoorin natin itong ano, panoorin natin itong interview, no, mga kaibigan. Panoorin natin itong interview kay Senator Amy Marcos, mga kaibigan, ha. Para mas maganda yung ating pag-uusapan at bibigyan ng reaction. Yun ng infrastructure development, kung hindi ako nagkakamali. But this year, sinabi nyo kanina, parang naisantabi yung infrastructure development. Sabi rito mga kaibigan, yung nakaraang administrasyon daw ay golden age. Golden age daw pagdating doon sa ang usapin ay structure. Hero, shout out. And Weng Watanabe, shout out. Okay. So yun nga sabi, diba? Yung nakaraang administration daw, no, mga kaibigan, ay golden age daw po pagdating doon sa infrastructure program, no, mga kaibigan. So tuloy pa natin. How would this affect our economy? Well, it's going to be a real disaster if we cannot prevent. Yun daw mga kaibigan, ano, sabi kasi nung nagtatanong, di ba? Yung nakaraang administration ay golden age for the infrastructure, tapos pagdating dito sabi nga niya ay sinabi daw ni Amy Marcos, no, mga kaibigan, na para bagang naisang tabi lamang yung infrastructure project ng kasalukuyang administrasyon, which is ang pangulo, mga kaibigan, ay ang kanyang kapatid. Ngayon ang tinatanong, no, nagtatanong kung ano raw ba yung magiging ano nito, magiging kumbaga ay kahihinatnan nito. Ang sabi ni Amy Marcos, mga kaibigan, it will be a great disaster. Ulitin natin yun mga kaibigan. Yan magaganda mga puntos eh. Ulitin natin yan. But this year, sinabi nyo kanina, parang naisantabi yung infrastructure development. How would this affect our economy? Well, it's going to be a real disaster if we cannot prevent what we see in the DPWH budget. Ang liwanag kasi... Yun dahil daw mga kaibigan sa DPWH budget. Okay? Pero meron akong gustong ipano, ha? Meron akong gustong ipapansin sa inyo, mga kaibigan. Ano yung gusto ko ipapansin sa inyo? Dito mga kaibigan, ang pinag-uusapan na naman, budget. Budget. Kaya hindi tuloy maiiwasan na itanong, no, mga kaibigan, hindi tuloy natin maiiwasan itanong, no, na sadya ba talagang natakpan na, no, or natabunan na ng pagiging Duterte maging yung sistema na umiiral sa utak ni Amy Marcos. Di ba? Kasi alam natin, no, pag sinabing Duterte, mga kaibigan, walang ibang bukang bibigyan kundi budget. Di ba? Budget, budget, budget. CIF, di ba? Confidential Intelligence Fund, budget din yan. Di ba? Pagkatapos yung bandang huli, yung kay Pulong, di ba? Yung kay Pulong, mga kaibigan, yung kanyang 51 billion na budget. Budget pa rin. No? Duterte. Basta Duterte, tatak Duterte, budget ang lalabas lagi na ano yun, na salita diyan, mga kaibigan. And dito sa interview kay Amy Marcos, mga kaibigan, sabi niya, no, ay it will be a great disaster daw. Bakit daw? Kasi nga yun daw budget ng DPWH.
Ano ba yung budget ng DPWH? Brett Udang, shout out. Emma Clarissa, shout out. And a hero, shout out. Mamaya na po ako magbabasa ng ano ang mga komento. Shout out na lang muna, okay? Kita natin, ang malalaking proyekto dito sa ating bansa e foreign assistant. Alam naman natin na mangungutang tayo o kundi papakiusapan na bahagi e hindi utang kundi grant. Ano man yun na ano yung pinag- Dito mga kaibigan, sabi niya, mostly daw ng mga project sa Pilipinas ay foreign assisted, di ba? Hindi utang kundi grant, no? Sinabi kasi yung grant mga kaibigan, may ano yun eh, nandun pa rin, parang ano rin yung parang somehow ay medyo magandang pakinggan kaysa sa utang, no mga kaibigan? Ha? Tuloy. Eh kailangan talaga may parte yung Pilipino, no? So, magbibigay tayo ng bahagi nun bilang utang o bilang share ng grant. Abay, isipin nyo yung buong GAA, yung buong budget para sa 2024, zero ang... Yun ang pinagpuputok ng butchi nitong si Aimee Marcos dito mga kaibigan, no? Sa GAA daw o sa GAA, no mga kaibigan, ang buong budget daw po ng DPWH for 2024 ay zero. Zero daw mga kaibigan ha. Ibig sabihin, kapag ka zero, tandaan niyo 'to mga kaibigan, pag ka zero budget, hindi pwedeng makakilos dahil zero budget nga, di ba? Paanong gagalaw kung zero budget? Di ba mga kaibigan? Oh, pero may binabanggit sa rito, no, na nakakagawa ng mga proyekto pero merong assist ng ano, merong inaasisan ng foreign ng mga po ng foreign land mga kaibigan, di ba? Which is maganda rin naman 'yon, di ba? At least merong mga project. At isa pa ay hindi buong pondo or pera ng Pilipinas ang gagamitin, di ba? Oh. Tuloy. Nilagay sa flagship project. Ibig sabihin yung malalaking tulay, yung mga highway, yung mga puerto, yung mga airport na inaasahan natin, yung mga irigasyon na nag-iintay. Eto nga. Tandaan niya yung mga tulay, di ba? Mga tulay, no? Yung mga airport, di ba? O yung mga irigasyon, no? Binanggit na yan. Binanggit din ni Aimee Marcos yan. El Nino. Lahat yan zero. Kasi... Lahat daw yan zero. Ibig sabihin, parang sinabi ni Aimee Marcos, na mga kaibigan, na wala tayong aasahan na mga proyekto na makikita mula po ngayong 2024. Bakit nga? Kasi nga daw po, zero budget ang DPWH. Ayon dito kay Aimee Marcos. Kaya nga sabi niya, it will be a great disaster. Sabi niya yan, ha? Zero ang foreign assisted project. Maliban pa dyan, zero rin ang right of way. Hindi naman zero, sabi, 300 million ang... Di hindi zero, di ba mga kaibigan? Meron naman pala 300 million, pero hindi zero. Di ba? At least may budget. Utang, 66 billion. Paano ka naman yan? Eh, ibig sabihin, hindi na mabubuksan ang mga bagong kalsada kasi yung right of way nakatay... Sabi niya, ibig sabihin ay hindi na mabubuksan yung mga bagong kalsada. Sherry Santa Maria, shout out. Ngayon lupa, ayaw bayaran, edi syempre hindi masisimulan yung project. O di wala na naman yung right of way sa buong Mindanao, eh nag-iintayan sa buong Samar, sa buong Cordillera. Wala na naman mabubuksan na bagong kalsada. Yung maintenance, kung nag-aalma tayo na matraffic ang EDSA, matraffic ang Metro Manila, matraffic ang Cebu, matraffic ang Baguio, lalala pa yan. Sabi niya mga kaibigan, ha? Lalala pa yan. Ha? Lalala pa yan. Alam niyo mga kaibigan, ano? Simplihan na lang natin. Simplihan na lang natin, di ba? Ikaw ang pangulo ng Pilipinas, kapatid mo. Di ba? Sa mahabang panahon, napakaraming pinagdaanan ng pamilya ninyo. At sa matagal na panahon, gaya ng mga loyalista, alam din naming lahat na hindi lamang ang mga loyalista ang umasa, 'di ba? Ang umasa at naghangad ng ngarap na makabalik ang mga Marcos sa Malacañang. 'Di ba? Ngayon, merong isang Marcos na nakabalik sa Malacañang, which is kapatid nitong nagsasalita ngayon na si Aimee Marcos, mga kaibigan, 'di ba? Pero para bagang sayang yung mga panahon na magkasama sila na hinaalipusta ng taong bayan, di ba? Alam natin lahat 'yun eh.
Alam natin lahat yung kung paano sila sirain nung mga Aquino at nung mga Dilawan. Diba? Pero ang nakakapagtaka at nakakatakot isipin, mga kaibigan, isa ring Marcos mismo ang nagpapabagsak sa kredibilidad ng isang Marcos bilang Pangulo. Diba? Kaya nga sabi niya ay wala tayong maaasahan. Do, parang yun na sinasabi ni Amy Marcos dahil zero budget. Budget na naman. Budget kasi ito. Zero budget na naman, mga kaibigan, ang DPWH daw. Kaya hindi daw ito makakagalaw. Maging yung right of way, di ba, na mga lupain na dapat bayaran sa mga nagmamayari para sa ganun ay magamit para madaanan, maumpisahan yung mga pagtatayo, halimbawa ng mga tulay. Di ba? E wala daw maaasahan. At dahil sa walang maaasahan, ang sabi niya kanina, it will be a great disaster. Ganyan, mga kaibigan. Ganyan kung ibagsak ni Amy ang kasalukuyang administrasyon. Ganyan kung paano ilarawan ni Amy yung magiging kapalaran ng administrasyon. Ganyan kanegatibo itong si Amy Marcos pagdating po doon sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ima Rebecca Lagmay, shout out. 51 billion Asan, shout out. Tuloy natin. Wala nang mame-maintain. Kung butas-butas at sira-sira yung mga kalsada, lalo pang masisira yan kasi zero na yung maintenance. Diba? Kung butas-butas daw at sira-sira daw ang mga kalsada, lalo daw masisira yan kasi zero din daw ang maintenance. Tinan nyo, mga kaibigan, diba? Oh. Ang konti-konti na. Tapos, yung pre-engineering, ano, yung engineering, eh, importante yon kasi doon pinaplano yung mga project. Eh, paano yan kapag walang design? Eh, bara-bara, kakaltasan na lang ng mga kontratista. Alachamba na lang kasi wala nang program of work, wala nang aral, wala nang standard. Yun ang kinatatakutan ko talaga. At kasi, pag sinabing Marcos, ang... Bago yan. Tandaan niyo sinabi ni Amy, di ba, mga kaibigan? Walang budget pero merong kakaltasin ang mga kontraktor. Di ba? So ano yung saan kukunin ng kontraktor yung kanilang mga kakaltasin? Ano ba talaga totoo, Amy? May budget ba talaga o wala? Di ba? Si Amy parang ano na rin, no? Parang naaapektuhan na rin ng ano ng mga Duterte. Di ba? Paiba-iba na rin ang mga salita, paiba-iba na, kumbaga aya yung salita niya against her words na rin ang nangyayari, di ba? Ganyan na ganyan ang mga Duterte eh. Sabi niya walang budget, pero ang gagawin daw ng mga kontraktor ay kakaltas. Saan kakaltas kung walang budget? At bakit papayag ang mga kontratista na magtatrabaho kung walang budget? Di ba, mga kaibigan? Isang napakalaking kahunghangan. Di ba? Napakalaking kahunghangan talaga. Totoo yan. No, mga kaibigan? O, tuloy natin. Kinatatakutan daw niya at kinahihiya niya. Alin? Talagang inaasahan ng tao, magagandang infrastructure. Yun nga ang binubuhay ni Presidente Duterte. Oh, wait lang, di ba? Ang inaasahan ng mga tao, magagandang infrastructure. I mean, matanong nga lang kita. Katulad ka na rin ba noong mga kaibigan mo na nakapikit ang mga mata? Katulad ka na rin ba noong mga DDS supporter, blogger, influencer na nakapikit at nakapiring ang mga tainga? Na hindi man lang nakita yung mga nagawa na sa loob pa lamang, magdadalawang taon pa lamang, mga kaibigan, mga nagawa na ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Ilang mga infrastructure project na yung halos ay patapos na. Yung iba doon hindi naman kinlaim ni PBBM as ano at credit para sa kanyang administrasyon, di ba? Kundi ang sabi niya yung iba doon ay galing pa doon sa nakaraang administrasyon. Pero mostly mga kaibigan, ay marami ng mga infrastructure project ang natapos na at pinakikinabangan na. Gaya halimbawa ng mga pabahay,
gaya halimbawa ng mga tulay. Di ba? Oh, dahil ang priority nga ng Pangulo, natatandaan ba ninyo mga kaibigan? Ang priority ng Pangulo, yung market, yung farmers to, farm to market, di ba? Dahil yun ay makakatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang tanong natin dito mga kaibigan, nakapikit na rin ba ang mata ni Aimee Marcos at ito ay hindi niya nakikita? Kaya ngayon nasabi niya, di ba, kapag ka binanggit ang pangalan Marcos, nakakatakot daw at nakakahiya. Di ba? Parang sinabi niya dahil ang inaasahan ng taong bayan, magaganda yung mga project, which is nakikita naman ng taong bayan, di ba? Pinakikinabangan na ng marami. O, sabi niya ay nakakatakot daw at nakakahiya. Ito masama mga kaibigan, di ba? Ito masaklap. Pagkatapos niyang ibagsak ang administrasyon ng kanyang kapatid, no? Meron naman siyang gustong ano? Meron naman siyang gustong iangat. Di ba? Carla Leho, basaw, shout out. Nakaraan, magaganda talaga, nakakasindak na infrastructure. Di ba? Sabi niya yung nakaraan. Sino ba yung nakaraan? Duterte administration. 6 na taon, mga kaibigan. 6 na taon. Ikinukumpara niya doon sa kanyang kapatid na kasalukuyang pangulo. Di ba? Ikinukumpara niya yung 6 na taon doon sa 2 taon. Ang sabi niya, nakakasindak daw yung ganda ng mga infrastruktura. Di ba? Yung nakaraang administrasyon. Yung administrasyon ng mga Duterte. Di ba? Pagkatapos niyang ibagsak kanina, daunahan ng kanyang statement, mga kaibigan, ibinagsak niya ang kasalukuyang administrasyon. Ngayon naman, inaangat naman niya. Pinapabangon naman niya ngayon yung nakaraang administrasyon. Innovative Ministry, shout out. Yung mga malakihan patapat, ayan, yung mga viaduct sa Candaba, yung mga malalaking tulay ng Leyte summer. Ganun ang i-expect eh. Tapos magugulat na lang sila na zero pala. Diba? Mga kaibigan, pagkatapos na ibagsak, sipa-sipain ang kasalukuyang administrasyon na kapatid niya, isang Marcos, yun namang Duterte ang iniangat niya ng gusto. Biktima 147, shoutout. Di ba? Inangat niya ng gusto. Pinabangon niya ng gusto. Di ba? Nilda Arceo, shoutout. Tapos sabi niya, marami raw, nakakasindak daw yung lalaki, gaganda ng mga infrastructure. Puntahan natin yung realidad, mga kaibigan. Puntahan natin ang realidad. Ha? Ang realidad. Balikan natin ang nakaraang administrasyon. Balikan natin ang nakaraang administrasyon, mga kaibigan. Ito ipapakita ko na lang sa inyo. Ito ay nabalita. No? Nabalita po ito sa inquirer.net. Noong ang petsa po ay... Asan ang petsa niyan? Ito ay may petsa ng... Okay. Inquirer.net, excuse me po. Ang petsa mga kaibigan ay December 1, 2021. No mga kaibigan, halos 6 na buwan na lang ang natitira doon sa nakaraang administrasyon nung ito ay mailathala, no mga kaibigan. 'Di ba? Ang sabi ni Aimee, noong nakaraang administrasyon daw ay nakakasindak ang gaganda ng mga infrastructure project. Pero dito sa inquirer.net mga kaibigan, no, na may petsa ng December 1, 2021 na halos 6 na buwan na lang matatapos na ang termino noong nakaraang administrasyon. Ang sabi dito, NEDA 18 of 112 build project done by time Duterte gone. Sipin niyo mga kaibigan.
napakaraming build project ng Duterte administration. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Hindi naman natin pinagtatalunan yan. Hindi natin kino-question yun eh. Diba? Dahil napabalita yung build na yan eh. Diba mga kaibigan? Pero sa dami ng mga build project ng nakaraang administrasyon, mga kaibigan, no? 18. 18 lang dito ang matatapos or natapos na by the time Duterte gone. So nung mailathala ito ng December 2021 mga kaibigan, hindi pa po buo yung 18. Kundi aabutin pa nito yung hanggang sa pag-alis ni Duterte. 18 lang mga kaibigan. 'Di ba? And ito nakakatawag ng pansin na hindi natin ano mga kaibigan ha. Pag sinabi natin 18 lang, hindi yung nilalait natin, hindi yung minamaliit natin mga kaibigan, no. Kasi itong 18 na ito mga kaibigan, no. Itong 18 na ito, natapos ito mga project ng gobyerno, 'di ba? Na kung ang makikinabang ay taong bayan, malaking bagay. 'Di ba? Kahit na 18 lang yan mga kaibigan, kahit 18 lang yan, pero malaking bagay yan kung ang makikinabang at nakikinabang o pinakinabangan ng mga Pilipino. 'Di ba? So hindi importante doon yung ano, yung salitang lang, 'di ba mga kaibigan? Pero bakit natin ginagamit yung salitang lang? Dahil po doon sa pagkakabanggit ni Aimee. 'Di ba? Na 2024 pa lang ngayon, nakalimutan yung mga pinasinayaan na mga infrastructure project noong nakaraang taon, 2023. 'Di ba mga kaibigan? Oh, maging yung mga pabahat na proyekto ng nakaraang ng kasalukuyang administrasyon na napasinayaan at naipamahagi sa maraming mga Pilipino na. Pero baliwala yung kay Aimee. 'Di ba? Baliwala yung kay Aimee at sinabi pa niya dahil sa wala daw pondo. Wala daw budget ang DPWH, zero budget daw mga kaibigan, kaya walang aasahan na mauumpisahan mula ngayong 2024 dahil wala ngang budget. 'Di ba? Kaya yung mga kalsada daw na mga butas-butas, lalo daw na magkakabutas-butas dahil walang project. 'Di ba? Yan ang sabi ni Aimee. Yan ang pananaw ni Aimee para doon sa administrasyon ng kanyang kapatid. Pero, iniangat niya ng gusto. Inangaan niya yung 18 na natapos na proyekto mula sa 112 build project ng nakaraang administrasyon. Okay, sundan natin itong argumento. 18 natapos mga kaibigan. Magkano naman ang naging utang ng magkano naman ang inilobong utang ng nakaraang administrasyon? Napakalaki. Trillion. Hindi na natin pag-usapan yun, mga kaibigan. Ngayon, balikan natin ito. Balikan natin yung sinasabi niya. Sinasabi ni Senator Aimee na wala daw budget, mga kaibigan. No? Itong nakita ko, ha? Nag-research ako, mga kaibigan. Asan na yun? Okay. Meron po ako nakita, no? But I'm not sure if this is ano, hindi ko po sure ha, mga kaibigan, I'm not confirming it. Pero I'm not sure kung ito po ay budget, no, mga kaibigan. Hindi ko po alam kung ito ay budget, no? Pero ang nakalagay po dito, no, mga kaibigan, lakihan natin ng konti. Di ba? Ito ay nakita po natin sa DPWH, no, mga kaibigan. Parang ito ata yung report nila, no? Department of Public Works and Highway, Office of the Secretary, no, mga kaibigan. Lakihan pa natin. Yan. Lakihan pa natin na konti. So yan mga kaibigan, di ba? Department of Public Works and Highway, Office of the Secretary. Ngayon, sabi dito banda rito mga kaibigan, for general administration and support to operation and operation including local funded project
as indicated, merong ganitong kahalagang kalaking halaga mga kaibigan na parang nakalaan ata, di ba? Oh. Billion or trillion, no? 996 billion 791 million 684,000 mga kaibigan sa DPWH yan. Di ba? Pagkatapos, yung sinasabi ni Amy, mga kaibigan, no, na ayan, no, new appropriation by program and project. Ha? O yung sinasabi ni Amy, mga kaibigan, na ito. Ayan, oh. Oh. Bridge program, meron nakalagay dyan na bridge program, merong flood management program, may network development program, may asset preservation program. Tapos meron din dito nakalagay mga kaibigan na asan na 'yon? Meron din maintenance din, 'di ba? Ayano. May mga project na locally funded, 'di ba? O total project. May mga nakalaan mga kaibigan na ganito kalalaking mga halaga. Yan. Ano po? O yan. O. Ngayon paano sasabihin ni Amy na walang mauumpisahan itong 2024? Samantalang napakaraming magagandang mga proyekto ang nakalinya sa DPWH mga kaibigan. 'Di ba? Ano lang ang gustong ipakita dito ni Amy? Mga kaibigan, parang sinabi ni Amy, walang kwenta yung administrasyon ng kapatid ko. Mas maganda pa rin ang Duterte administration. 'Di ba mga kaibigan? I just hope na nakikinig kayong lahat ha mga kaibigan, no? 'Di ba? Yun ang parang sinasabi ni Amy. 'Di ba? Ang tanong ng taong bayan dito kay Amy Marcos, mga kaibigan. Ano nangyayari sa iyo? 'Di ba? Okay sabihin na. Sundan natin yung argumento na gustong palabasin nitong si Amy Marcos, mga kaibigan. Sabihin na. Hindi na bigyan ng budget. Kailangan bang siraan mo ang administrasyon? Kailangan bang ipamukha mo na walang project na magagawa dahil walang budget? Hindi ba ikaw bilang isang senadora at kapatid ka ng Pangulo? Di ba dapat sana umalalay ka? Di ba? Sundan natin yung argumento na walang budget para sa DPWH. Sino ba nag-aasikaso ng budget? Saan ba dumadaan yung mga deliberasyon para ang isang departamento ay magkaroon ng budget? Di ba nag-uumpisa sa Kongreso pagkatapos sa Senado? Nasaan ba si Amy? Kaya nga, di ba mga kaibigan, malinaw na malinaw dito. No, ito hindi nakikita at hindi naiisip ni Amy na yung ginagawa niyang paninira sa kasalukuyang administrasyon nagbubumirang din sa kanya. Bakit? Kasi isa siyang Marcos. 'Di ba? Imbis na suportahan mo, imbis na tulungan mo. Diba, mga kaibigan? Nagbubumirang sa kanya. At nakikita ngayon ng taong bayan, 'di ba, malinaw na malinaw na talagang napakalaki ng kanyang paghanga, 'di ba? Pagdating po sa mga Duterte. Ano ba nagawa ng mga Duterte? Real talk tayo mga kaibigan. Ano ang nagawa ng mga Duterte? Diba? Naiahon ba ng isang Duterte yung pagkakalugmok ng ekonomiya ng bansa sa loob ng 6 na taon? Hindi naman, diba? Ano ang nagawa ng mga Duterte? Abay, lalo pang inilubog sa pagkakautang, sa malaking pagkakautang ang bansa. Saan napunta yung malaking pagkakautang ng bansa? Sabi ng mga Duterte, sabi ni Digong, di ba, I hate corruption. Pero ngayon, lumalabas lahat ng mga baho. Sumisingaw lahat ng mga baho. Na malupit pala, malupit at matinding corruption din ang naganap sa panahon ng Duterte administration. Ito yung administrasyon na hinahangaan. 'Di ba? Ito yung administrasyon na hinahangaan ng isang Amy Marcos.
Diba mga kaibigan? So, ang tanong natin dito, hanggang kailan? Hanggang kailan ganyan si Aimee? Alam nyo mga kaibigan, alam nyo, na sa ginagawa ni Aimee, even doon sa Ilocos, sa kanila, nakakahiya na rin si Aimee. Doon sa Ilocos, nung isang araw ay nagkaroon ng festival doon mga kaibigan, nagpunta si Aimee. Bukas iko-content natin 'yan. 'Di ba? Iko-content natin 'yan mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung reaction ng mga Ilocano nung nagsasalita si Aimee Marcos. Bukas 'yan iko-content ko mga kaibigan. No? Ngayon kung meron po kayo mga karagdagang mga komento dito sa ating pinag-usapan ngayon regarding dito sa panlalait sa paninira ni Aimee Marcos sa kasalukuyang administrasyon which is kanyang kapatid, ay please don't hesitate to comment on the comment section sa baba ng mga kaibigan. And bago tayo magpatuloy, ako muna'y magbabasa. Basa muna tayo mga kaibigan ng mga komento nitong ating mga kaibigan, no? Yon, RN 2 cents shout out. Okay. Si PBBM may pabahay, yung mga duta ay may pabaha sa Davao, sabi ni 51 billion. Asan, di ba? And link ng build debt ni Digong Project. Ayan, meron binabaha dito si Dadson, mga kaibigan. Mamaya, pupuntahan ko to, no? Pupuntahan ko yan, titingnan ko yan. Ibig sabihin, yung pagkakautang ng build project ni Digong, no, mga kaibigan. Yan yung sinasabi ni Dadson. Dadson, shout out, okay? And sa lahat ng mga project nila, di lang kay Digong nyo galing. Idea yan dating Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. Hango yan sa blueprint niya. Sato, tama yun. Diba? And at Rebecca Lagma, Cheryl Santa Maria, MNSO from RN 2 Cents. Okay. And Innovative Ministries, dapat approve nyo na ang foreign investor 60% to 100% ownership kasi yung mga Pinoy 60% to 100% kasi... Yung mga Pinoy, 60% to 100% kasi nakikinabang mga half Pinoys lang. Mga Kuwangko, Ayala, Aboitiz, the Si, and etc. kundi Chinoy. Sabi yan ni Innovative Ministries. And ano na kasi talagang nangyayari dyan kay Aimee? Parang wala nang matinong isip, sabi ni Ima Rebecca Lagmay. And okay. Senate mga local oligarchs, phone and cash cows, sabi ni Innovative. And 600 million dati budget ng DPWH to 800 million ngayon. Yan ba'y sinasabi na walang budget, mga kaibigan? Di ba? Oh, dati 600 million, ngayon 800 million. Tumaas pa, nadagdagan pa. Paano sasabihin na walang budget? Di ba, mga kaibigan? Means mas maraming project ngayon, sinungaling niyang si Aimee. Di ba, mga kaibigan? Sabi ko habang ano, lahat ng kanyang mga ginagawa, nagbubumirang sa kanya, bumabalik sa kanya. Di ba? Walang kwenta ampon ni FFLIRN. Si Aimee Manotok, totoo, siguro ampon lang siya ni PBBM at Irene magkamuka. Pero si Aimee Mau, malayo sa muka at saka sa ugali. Sabi yan ni Tita Carmen Lee. And President Sara Mau, BP Aimee Mau, yon sa 2028 ng mga Dutaes. Asa pa sila? Diba? Asa pa sila ng mga kaibigan. Jose Biba, shout out. She had a very awkward mind and why keep blaming and throw negatives to your brother president? Sabi ni Jose Bibas. And hindi kaya fentanyl si Aimee Mau, lusaw ang utak. And isusuka talaga ng mga Marcos loyalist yang si Aimee, sabi ni Ima Rebecca Lagmay. And sabi ni Tita Joanna, wala ng kredibilidad si Aimee sa ating mga loyalista, nakakahiya siya sa Marcos legacy. And Iris Ledesma, Bunsoy Kuya, Infinite Backup Channel ko ito, Innovative Ministries. Okay. Ah, okay, backup channel. So pakisuportahan natin yung Innovative Ministries mga kaibigan, ano? Okay. And hi Kuya Infinite IGBSO, good eve, sabi ni Iris Ledesma. So yan mga kaibigan, ano? Yan po yung ating naging topic ngayon. Kung meron po kayong gustong idagdag ng mga kaibigan, meron kayong mga comment, ay paki-comment lamang po dyan sa comment section sa baba. At pagkatapos ay paki-like and share na rin po itong ating video ng mga kaibigan. Alright.
ay kinakailangan. Tayo na matulong-tulong, napaon na rin ang mahal. Bago patuloy sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bago malaki natin sa mundo at ipamalas,